Welcome, StarMates! Isa na naman pong magandang araw ang ibinigay sa atin para muli tayong magsama-sama. Sabi nga nila, the more, the merrier. Kaya nga, sobrang masaya ako na nandito na naman tayong lahat. Ako ang inyong host, Karina Bautista. Kasama niyo muli dito sa online artista search ng Pinoy Worldwide. Be the star. Yes! Iba ang energy kapag Tuesday, di ba, StarMates? And dahil nausapang top 10 na tayo, ay level up naman talaga ang top 10 Be the Star Dreamers natin dahil tuloy pa rin ang kanilang workshop with our Be the Mentors with Sir Jojit Lorenzo and Direct JP Haba. Ayan, let's give a round of applause to our Be the Mentors. And matapos ang workshop with the mentors, ay muling napasabag ang Be the Star Dreamers sa matinding acting challenge, this time in Paris. Ayan, munti ko na masabi Paris. Paris! Oo, in Paris naman sila. And for sure, hindi naman talaga madali ang pa-challenge ng ating mga Be the Mentors. Syempre, wala naman talagang madaling challenge, di ba, StarMates? Ayun, kaya nga challenge ang tawag natin, di ba? Pero okay lang yan dahil ang mga challenges na ito ang naglalabas ng best version natin. Am I right, StarMates? Ayun, ang challenge na ito ay ginawang basehan para sa mentors votes na 50%. Ang sumunod na 50% naman ay nanggaling sa botahan through combined tabulated Kumu Diamond rankings at sa KTX. At ngayon naman, nasa akin na po, StarMates. Ito, nasa tabi ko na ang resulta na naganap na botahan nitong linggo. Sino-sino kaya sila, StarMates? May idea na ba kayo? Ayan, nababasa ko na ang names nila. So, sino nga ba ang bet niyong makapasok? Kaya naman mamaya ay may makakausap tayong tatlong Be the Star Dreamers na magkukwento about their workshop and Be the Star experience. Yes, ang tatlong Be the Star Dreamers na makakakwentuhan natin ay ang top 3 sa ating overall ranking. Ay! Oh my gosh! So, yung top 3 na makakausap ko ay sila din yung top 3 overall sa ranking. Ayun. Siyempre, hindi lang ang ating contestants ang magpapabida dahil ang Karina ninyo, yours truly, ay magpapasiglab sa ating mga acting challenges kapag na-unlock natin ang drumroll, 150,000 diamonds, 300,000 diamonds, and 450,000 diamonds. Ang tanong ko sa inyo ngayon ay, StarMates, sino ang katambal mo sa buhay? Ako din po ay makatambal. May katambal sa work, sa life, sa family, of course. Ayan, for sure meron din kayo niyan, di ba? Paminsan hirap tayo sa family, pero meron yan sa ating friends, sa ating mga teachers, at school, sa ating mga coworkers. Pero of course, napakahalaga din na makatambal natin ang ating family. Dahil this week, StarMates, ay second week ng kanilang workshop at mas lumalawak na ang kanilang knowledge sa acting or performing in general. So ngayon pa lang ay talagang panalong-panalo na kayo. So please, clap, palapakan niyo yung mga sarili ninyo, yung mga kasamahan niyo, mga kapabida Star Dreamers niyo. Ayan, you should be very proud of yourselves. Palapakan niyo. Of course, gusto naming magpasalamat sa ating top 18 aspiring Be the Star Dreamers na lumahok sa kompetisyon na ito. Hindi naman naging madali ang challenges this week, pero talagang nakikita namin ang chemistry ninyo. Hindi lang sa mga challenges, kundi pa rin, pati na rin sa interactions niyo off-cam. Yes, nakikita ko nga sumasali kayo sa mga live ng isa't isa, nagtutulungan kayo, may sarili kayong mga group chats, and really coming from me talaga, that's really a nice friendship to begin with. Yeah, alam niyo may competition, but you know, it's a friendly fight. Katulad din sa amin actually sa PBB, ganyan yung nabuo namin friendship. So, you should treasure yun kung ano man ang nabuo niyo. And dahil dyan, group hug tayo! Group hug! Alright! Handa na ba kayo malaman kung sino-sino ang ating top 10 Be the Star Dreamers, StarMates?
Sino-sino na nga ba ang pasok sa ating top 10? Sisimulan na natin ang unang batch na makakapasok sa top 10. Ako po ay magbabanggit ng apat na pangalan. Ready na ba kayo, Starmates, sa ating unang batch ng top 10 Be The Star Dreamers? Ready? And ang unang apat na magpapatuloy ay sina... Sina Karina. Ah! So, kasi mapasali, Starmates. Ito na, game na talaga. In no particular order, drum roll. In no particular order, congratulations, Cherry Mendoza, Kizen Espinoza. Congratulations, Ethan Chan. Ang huling pangalan na aking mababanggit ay si Divine Plaza. Sino ba dyan sa first four ang sa tingin nyo pasok sa top 3 overall ranking natin? Dahil yon ay makakasama din natin sa isang interview, makapo-host ko siya, and may chance na pwede kaming mag-acting challenge. Yeah. Okay, eto na, wag na natin patagalin pa. Without further ado, let's welcome Cherry Mendoza! Cherry! Hi, Ate Cherry! And yes, of course, Ate Cherry, gusto ko din i-congratulate ka muna. Congratulations! Pasok ka sa top 10! Ayun, anong masasabi mo sundo, Ate Cherry? Super exciting and nakakakaba at the same time. Kasi, exciting siya kasi, yun, I have... more chance to show my talent. Ayan, kumusta naman po ang naging experience mo sa mga workshop, challenges, naging mahirap ba ang iyong journey? Sa workshop naman, ang dami ko natutunan actually. Yung akala ko ang dami ko nang alam, pero hindi pa pala. Sobrang onti pa pala. So, tuwang-tuwa ako kapag nag-workshop kami. Buti yan. Pero usapan nga naging friends kayo. Parang paano nyo na-overcome? Pinag-usapan niya ba to? Parang, oy, kailangan nating i-work to. Paano yan? Paano ba yung mga eksena tiyo? Paano nyo binibuild up yung chemistry for the team? Ganyan. Kasi 1 hour lang yun eh. Paano yun? Okay, so, sa una, nagkakamustahan lang kami. Tapos, we talk about our scenes. Tapos, after nun, sinasabi namin kung sino yung mga karga namin, sino yung nire-relate namin, kinukwento namin yung buhay namin, ganun. And after nun, syempre, nagkakaroon kami ng connection kasi we feel each other. Ganun. And it makes everything so much easier. Konting tip naman dyan sa amin naman. Okay, so workshop, usually kasi tinuro nila this week ha, is how to, like, connect with your partner. Kasi minsan, di ba, mahirap talaga na maintindihan mo yung ibang tao. So, tinuro nila kung paano namin dapat gawin yon, ano dapat yung mga feelings na ibibigay namin. Hindi namin dapat, like, inuutusan yung partner, parang ganun. Dapat nagtutulungan kayong dalawa. Para, hindi rin yung dapat nagsasapawan kayo. Para naman, mas maganda yung kalalabasan ng senyo. Kasi pag nagsasapawan kayo, parang wala lang. Sino na yung mas magaling, sino yung ganito, imbes na nagtutulungan kayo, di ba? Yes. Parang may balita ako, saan ka nag-workshop before this, bago ka pa sumali ng ating Be The Star, ay may sinasalihan ka na daw na iba, Ate Cherry. Ang ganda mo pala, di ko na thank you, grabe naman, mas maganda ka. Nag-workshop ako dati, actually marami na, since bata pa ako. And yung pinakahuli kong workshop na sinalihan is Star Magic, yung workshops nila for public. Oh, so nag-workshop ka with Star Magic and? And yung mga workshops, kilala mo ba si Tito Oji, Oji Diaz? Sa kanya nag-workshop din ako. Oh, okay. So talagang kahit nag-workshop ka na, ay may nadagdag pa rin itong Be The Star na learning. Totoo. Eto nga, pero parang pumasok ka daw sa isang live at pinagtahong dance ka daw. Yes! Pinagtahong dance muna, parang ano yun? Actually, before then that, di ko rin alam kung ano yung tahong dance na yon. So, nagpaturo pa ako sa kanila. Ano ba siya? Parang kumikembot ka lang in front of the camera, ganon. Ano ha? Paano? Yung ganyan lang, tapos kikembot ka lang side to side, ganon. 1, 2, 3, 4. Asan to? Okay. 1, 2, 3, 4.
Ulit lang yun, paulit-ulit lang. Usapang sayaw. Nag-workshop ka din ng sayaw noon? Hindi. Ano lang, tinry ko lang kasi hindi ako dancer and I wanted to try it. So ayun, nag-workshop ako pero parang hindi ko na tinuloy kasi hindi naman ako magaling. So ayan, Ate Cherry, siya na nga ang katambal mo pero ito na, mag-aya ka pa ng katambal sa ating mga starmates. Ayan, please promote yourself, yan, your Kumu Life and all. Sige, go! Mga starmates, okay! Pwede niyo po akong panoorin since kasama tayo sa Top 10. Tutuloy po ang ating mga live stream. You can watch me tomorrow until Monday ulit. Nagsa-stream po ako every 10:30 p.m. So mag-hangout lang tayo doon. You can follow me here on Kumu at Ceresa Mendoza. And if you want to follow me on my other social media accounts, it's also Ceresa Mendoza para po mabilis niyo akong mahanap. And I hope you guys can continue to support me as well as my co-starmates para naman po mabigay namin ang aming best and malaman natin kung sino yung ultimate be the star. Yes, so good luck, Ate Che. Thank you. Good luck sa'yo. Ayan, napaka-bold mo. Sumayo ka talaga. I love the energy. Kaya, good luck, Ate. Keep up the good work and we'll see you soon, Ate Cherry. Bye! Thank you! Bye! Thank you so much! Thank you, Ate Cherry. Ayan, nag-enjoy talaga ako. Kausap siya. Ang ganda-ganda niya. And, eto na nga. Ayan na, Starmates! Dahil masyado na akong nag-emote dito. Be the star pala to, guys. Ayun. So, ayan na. Wag na po natin patagalin pa. Dahil ito na po ang batch 2 ng ating top 10 na makakapasok sa next round. Tatlo po ang pangalan na aking babanggitin sa Sense and Kumu Love kung sino-sino na nga ba ang mga mababanggit na pangalan. Ayan. Eto na ang susunod na batch. Ang aking pangalan na babanggitin ay in no particular order. Congratulations, Kina, Kenneth, Cole, RJ Cruz, Jade Keller! Woo! So ikaw ang pupumpleto sa ating batch 2 na papasok sa top 10. Sa ngayon ay mayroon na po tayong 7 Be The Star Dreamers na pasok sa ating top 10. Ngayon naman, sino sa batch nito ang isa sa top 3 sa overall ranking? Tawagin na natin. What's up, Kenneth? Hi! Yes, what are you feeling naman ngayon? Pasok ka! Sobrang saya, sobrang kinakabahan na pa rin ako hanggang ngayon. Grabe, nanginginig pa rin yung kamay ko. So, pero sobrang happy ko na nakapasok ako sa finals round. Kamusta naman yung workshops nyo? Mahirap ba? Ano, lalo na pairing to, di ba? Parang yun nga, sabi nga nila parang randomly picked. So, paano yes. Paano mo in-over? Sa workshop, I really had fun with Sir Jojit and Direct JP. Yung kay Sir Jojit, nag-aralan namin yung mga like, yung mga kahit impromptu, tapos tingnan mo yung partner mo kung kahit konting bagay na movement lang sa face niya, kailangan mong gawin na parang isipin mo na mag-iba ka ng voice, ay, ng pagsasalita. Yung mga, tas mga sensitivity at saka mga repetition exercises. And yung kay Direct JP, yung mga like, kung wari, nakapag-audition ka sa isang film, kung anong process nun. Ay, yung mga pagiging cooperative mo sa buong film team. Yun ang pinag-aral namin. And I really had fun. Yes, ano naman ang ine-expect mo for this week sa mga parating na challenges? I guess mas mahirap at mas challenging yung magiging challenges namin. Good luck na lang sa ating mga starmates and yun. And ito na pa, isa sa mga pinakamahalagang question for today. Sino ang katambal mo sa buhay? Kuya Kenneth. Siguro ang katambal ko sa buhay siguro yung mga parents ko. Dahil sobrang supportive nila, like lahat ng bagay, andyan sila para sa akin. And I just really want to make them proud. Oh. Yun.
So, for sure naman proud sila sa'yo, Kuya Kenneth. Pero ayan, you have the chance to promote yourself sa mga katambal mo dyan, sa mga team mo, sa iyong supporters. Ayan, panoorin ka sa iyong live. Sige, go, Kuya Kenneth. So, you can find me dito sa Kumu, Kenneth Ivanco. I stream every 6 p.m. and I do a lot of things. Sumasayaw ako, kumakanta ako, nagmumukbang ako. And plan ko this week mag-ASMR ako. So you better watch out. And you can find me din sa Instagram. Ko Kenneth Ivan. So ayan. And good luck sa ating mga contestants ng Be The Star. And I really appreciate you guys. And thank you sa lahat ng mga nagsuporta sa akin. Yan. Ayan, thank you Kuya Kenneth. Pero ito na nga, na-unlock natin ang 150,000 ng ating first acting challenge. So, makakasama ko dyan si Kuya Kenneth. Makaka-partner ko siya. And ito na nga, ang scene ay... Cha! Ano ba? Matagal na namin sinasabi sa'yo. Loko-loko yung lalaking yan, ah. At tigas kasi ng ulo mo. Oo na. Oo na. Kasi ayokong magsabi sa inyo, kuya. Kasi kasalanan ko eh. Ako gumawa ng problema. Itiisin ko. Kahit niloko niya pa ulit-ulit? Ba't kasi inahayaan mo? Para sa mga anak ko. Dahil ayoko sila mawalan ng ama. So, ayoko na magsabi kay tatay kasi ayoko na problema siya. Kasi may sakit siya, baka lumala. Thank you, Kuya Kenneth! Congratulations muli! Starmates, mga katambalan kung nanonood ngayon, call your friends, family, lovers, katambalans, dahil ito na po ang last batch na sa aking kamay ang huling tatlong pangalan na makakapasok sa next round. At ito ay sina... Excited na ata talaga ang ating mga starmates at hindi na sila makapagpigil at talagang ayan na, nagdagdagundong na ang ating comment section. Wala na akong mabasa, sobrang bilis ng galaw. Ang susunod na papasok ay sina! Congratulations! Ikaw ay papasok! Send some Kumu love, starmates! Dahil ito na nga, papasok na sila sa official top 10! Pero bago yan, i-announce ko muna na gusto ko sabihin na nakita talaga namin yung enjoyment nyo ang pagkakaroon nyo ng healthy competition ng ating mga Bida Star Gamers sa isa't isa. At nakakatuwa masaksihan ang bond nila, diba Starmates? And ayan na nga, nagtutulungan sila basta sa mga kwento nila. Actually, walang bad blood. Pero eto na nga, ang makakapasok sa ating top 10, ang huling tatlong pangalan ay sina! Ay, congratulations! Kung hindi man mababangkit ang pangalan ninyo, Starmates, huwag na huwag kayong titigil sa paglaban sa inyong mga pangarap. Dahil marami pang opportunities ahead and I'm sure nahihirapan din talaga ang ating mga bida mentors sa desisyon na ito. At sana, at the end of the day, ay naging great experience ito sa inyo. Ay, laban-laban lang. Alam nyo, ako hindi din ako nanalo. Hindi ako napasok sa top 8. So, huwag kayong mapanghihinaan na loob, diba? Just keep striving. Ayan, para sa mga hindi mababanggit talaga. Okay, eto na ang huling pangalan. Mga pangalan na babanggitin ko ang pasok sa top 10. Tatlo na lang po ang hinihintay natin. Tatlo, dahil nakuha na natin ng 7. Ang tatlong papasok ay... Congratulations in no particular order. Kayo ako kompleto sa top 10. Vanessa Robelio. Erica Lucas. Ikaw ang pupunta sa susunod na round. Congratulations, Clary Inez. Congratulations sa top 10 natin na pasok sa ating Be The Star Dreamers na susunod na round. Para naman sa mga hindi talaga nakapas ng top 10, ay huwag kayong mapanghinaan ng loob dahil hindi biro din na makaabot ng top 18 ha. From top 50, top 24, top 18, top
Diba? Parang grabe din naman ang sinacrifisyo nyo. And for sure, babalik din yan sa inyo. Just keep believing in your dreams. Ako din, Starmates, I was there. I've tried, diba? I've tried so many things. Na-try ko din matalo. Ayan, so, ako mismo, hindi din ako nakapasok sa Big 8 namin. Top 16 lang ako. And, see, I'm still striving. So, please, wag kayo panghinaan ng loob. There are still a lot of opportunities dyan. So, group hug! So, tatawagin na natin ang pasok sa top 3 overall ranking. Makakuhost ko siya. And ang makaka-acting challenge ko if ever maabot natin ang 250,000 diamonds. Let's welcome! Tawagin na natin, pasok ka sa top 3 overall ranking! Congratulations, Vanessa! Hello, Vanessa! Hi, Vanessa! Oh my gosh! Bakit ka naiiyak, Vanessa? Hindi kasi, hindi ko talaga in-expect na makasali ako ng top 10. Tapos lang, sali pa ako ng top 10. Nakausap pa kita! Vanessa, ayan, from our starmates and us, Be The Star, we are welcoming you to the top 10. Congratulations! Ayan, we are very proud of you. Pero please, please, ayan, introduce yourself muna, Vanessa. Ayan, you should be very happy and proud of you. Ayan, wag ka na umiyak. Grabe, di ko alam na may epekto pala yung pagkikita natin. Matagal ka na hinihintay ito, na makausap ka. Aww. Aww, thank you, Ate Vanessa. Grabe talaga, yung emotions mo, damang-dama ko. Pati ako naiyak ako. Pero eto, Vanessa, kamusta naman yung journey mo at papunta dito sa top 10? Sobrang nakakakaba. Pero happy ako kasi nakabuo ako dito ng pamilya. Ang dami ko nakilala. Bagong friendship, sina Jade, hello Jade, ayan. Kina Ate Ekang, kina Ayla. Kahit lagi akong napraprank dito sa Beauty Star. Pero sobrang happy ako. Thank you rin, Kare, kasi isa ka sa mga naging inspiration ko. Ay, Ate Vanessa, eto na nga, pero dahil sobrang emotional ka, bakit ba? Ano nangyari? Naging mahirap ba ang iyong pinagdaanan sa ating mga challenges? Kamusta ba yung mga mentors challenge, acting challenge? Yung mga acting challenges, nai-enjoy ko siya lahat. Kasi nagtutulungan kami, especially now na partner-partner na talaga. Like, doon ako mas naging close sa mga video star dreamers din na iba. Sa mga naging katrabaho ko sa Video Star, kina Sir Jojet, kina Sir kina Direct GP, ayan, sobrang kaan nila katrabaho, like mini-mentor talaga kami nila. Syempre naiintindihan kami nila kasi baguhan pa lang kami, like kina-handle talaga kami nila ng sobrang gaan. So yun yung sa akin, parang masaya ako kasi na-meet ko yung mga mababait na tao. Kaya naiiyak ako, nagiging emotional ako kasi kagabi talaga, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Yung lola ko, ayan si Lola Esther. Lola Esther, hello, mahal na mahal kita. Kay Auntie Margie, kay Auntie Eva, kay na mama, ayan, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po. Yes, ayun nga, Vanessa. Thank you din naman, nakikita namin yung efforts nyo. We are always here for you, Vanessa. Thank you so much. Pero ayun nga, bakit ka laging napaprank? Dito naman tayo. Ba't ka napaprank, ate? Anong ginagawa sa'yo? Hindi kasi, sila? Kilala kasi nila ako bilang gullible. Tapos, isang araw, naprank ako ni na Jade. Uy, sabi mo kanina sa akin, kanina sabi mo, uy, huwag mo sabihin na. Ang pangit. Uy, alam ko joke yan, pero nakaka-offend ha. Kahit alam kong joke yan. Hindi. Ila, hindi. Bakit ko nag-aawit? Wait, ba? Acting ba to? Acting ba to, guys? Pinaprank nyo ba ako? Nawala si Ate Erica. Pati si Jade. Grabe, guys. Prank ba yun? Baka nag-prank sila. Hindi ako sure talaga, guys. Wala ako alam. Pa-post ko, Vanessa. Prank to! Ate Ekang, prank to!
Mga pagbibigyan ka na kayo. Pumakyat na kayo lahat. Ano ba kasi ang gagaling niyo namang artista? Angel Brown! Akala ko pag... Kasama ko dito. Dinabahan ako kasi umiyak ko si Ate Vanessa. Ano ba? Ako kaya nagsabi sa... Eto naman, ano naman yun ano? Para nabalitaan ko na may pinanghugutan ka daw sa isang scene, yung experience mo ata sa Yolanda, ganyan, para sa isang challenge. Ano ba, kasama ba kayo sa nabagyo? Oo, ilang beses kami nagpalipat-lipat ng bahay, tapos for 3 months nakatera kami sa isang evacuation center. Yung ate ko rin, isa siya sa mga nawalan ng buhay nung panahon ni Yolanda, so... Yung mga nangyari talaga sa akin from the past, sobrang nagpapatatag sa akin ngayon. Yun yung ginagawa kong inspiration para lumaban pa sa competition. Pero ito, para kanino ba tong pagsali mo, Vanessa? Para talaga sa pangarap na nabuo namin ni ate nung mga bata pa kami. Dati pa kasi talaga gusto na namin makasali sa mga reality shows. And nung nawala si ate, sabi ko, ako na yung magtutuloy. Ako yung magtutuloy ng pangarap namin na yun. And of course, para din sa mga magulang ko. Kasi ang hirap ng buhay eh. Yun, gusto kong mabigyan yung magulang ko ng magandang buhay. Ayan, kaya ito feeling ko mabilis mo talang masasagot. Sino ang katambal mo sa buhay, Vanessa? Yung katambal ko sa buhay is yung parents ko. Sila talaga yung umuhugot ng buhay ko. Lahat ng ginagawa ko sa school, sa araw-araw, inaalay ko talaga sa kanila. And of course, katambal ko rin sa buhay ko si God. Siya yung siya yung napapalakas sa akin kapag hinang-hina na ako, tumatawag ako sa kanya. Ayan, pero eto na nga, congratulations Vanessa, dahil naabot natin ng 250,000 diamonds. Starmates, maraming salamat at dahil dyan, na-unlock natin ang ating challenge number 2. Kenji, ano ba? Kenji, hindi yun, hindi ganun. Eh ano? Kenji, hindi mo ba talaga naiintindihan? Ang ano? Yung totoo. Na ano? Gusto ko na itigil to kasi nagiging totoo na. Totoong ano? Totoong nagugustuhan na kita. Ako ba hindi? Tama ka. Itigil na natin tong deal na to. Maging tayo na. And guys, ako nga pala si Vanessa Rebellios. Nag-stream po ako every 8 PM onward. So abangan niyo po ang mga stream ko. Maraming salamat po. Thank you Ate Vanessa for joining me. Thank you so much. Bye! Thank you Ate Vanessa. At ayun na nga, siguro nadala ng ating intense na top 10 lamang po ang susunod, ang mga kapasok sa susunod na round ay hindi maiwasan na maging emotional talaga. Ganyan talaga, dyan mo din makikita talaga kung mahalaga sa isang taong isang bagay. Talaga nagiging emotional talaga paminsan, Starmates. And ako din, ganyan din ako paminsan. Alam niyo naman yan. And congratulations sa ating top 10 official Be The Star Dreamer! Congratulations! Muli sa ating top 10 official Be The Star Dreamers. Uulitin ko po ang 10 nakapasok na ito ay in order na po with combined mentors grades, Kumu Diamonds and KTX Rose, Cherry Mendoza, Kenneth Cole, Vanessa Rebellios, Kizen Espinoza, RJ Cruz, Clary Ines, Jade Keller, Isan Chan, Erica Lucas, and Divine Plaza! Congratulations! Pasok kayo sa top 10! At kayo ang magpapatuloy sa susunod na round. Please give them a warm round of applause, Starmates! Congratulations! We are down to our top 10 Be The Star Dreamers at next week sa Be The Star The Final Act
malalaman na natin ang ultimate Be the Star Dreamer. Itong week na to, ito talaga yung bakbakan talaga. Kumbaga, ito na yung final talaga. At grabe, parang kailan lang kasi ang dami natin pera. Pero ngayon, 10 na lang from thousands na nag-auditions is ngayon, top 10 na lang po ang natitira. And ito, ito ang pinakamahalaga StarMates dahil paalala lang po ay back to zero na ulit ang Kumu Diamonds at KTX Goats na ating mga contestants. At starting today, pwedeng-pwede na ulit kayo bumoto sa paborito niyong Bida Star Dreamer sa pamamagitan ng pag-send ng gifts katulad ng Bida Between, Bida Contra Bida, Bida Spotlight, Bida Film, at Bida Stage during their Kumu live stream. So yan po yung mga pwedeng isend ng gifts. Ayan sa kanila sa ating top 10. And of course, huwag din natin kakalimutan, StarMates, eh pwede rin kayo bumoto through KTX, diba? The website, just type ktx.ph and you can vote for your favorite star, Be the Star Dreamer. Kaya, diba, mas masaya talaga, StarMates, kapag nagbibigay tayo ng regalo. Diba? And ayun na, malapit na Pasko. Pero ayun na nga, huwag niyong kakalimutan bukod sa pag-send through your favorite Be the Star Dreamers through their Kumu Lives, ay pwede pa rin kayo bumoto through ktx.ph. Just go to the website and i-collect nyo yung favorite nyong star, Be the Star Dreamer. Nako! We only have 1 week left to vote for the ultimate Be the Star Dreamer. Kaya StarMates, ito na talaga ang panahon para maparamdam natin sa kanila ang inyong mga suporta, StarMates. This is the week para lumaban dahil last week na po ito. At ayun nga, back to zero lahat yun. So huwag tayo magpapakampante. Dapat tuloy talaga ang laban. Itong Be the Mentors ang magbibigay ng acting mentors challenges, ang ating acting challenges for our Be the Star Dreamers. 50% ay from the mentors, Be the Mentors. And 50% naman po ay from your Kumu Votes, Love, and KTX Votes. Kaya huwag niyo pong kakalimutan, StarMates, na sundan ang Star Hunt on Kumu, Facebook, Twitter, and Instagram para lagi kayong updated sa ating Be the Star Ganaps and exciting times. We started with a bang and we will end with a bang, StarMates, at samahan niyo muli kami, magkita-kita tayo on Tuesday next week, 12 noon to 2 p.m. para sa ating Be the Star at the Final Act. And muli, ako po si Karina Bautista, ang inyong host. At ito ang online artista search ng Pinoy Worldwide, Be the Star. Thank you so much for watching. Magkita-kita po tayo Tuesday next week, 12 noon to 2 p.m. Yes, ito na ang Final Act natin. Ito na ang ating finale. So please do follow Star at send in your votes dahil huling linggo na po to. Hindi na po to para magduda. Ito na po para lumaban. Ibigay nyo na yung best nyo. Ayan. For the family, for the Be the Star Dreamers natin. Gawin nyo na yung best nyo sa inyong mga challenges dahil grabe na po. Ito na. Ito na. From 10 down to 1, StarMates. So go! I-give it nyo na from your friends. Hingiin nyo na sa lahat ng katambal nyo dyan. Supporters from anyone, go StarMates. Ayun. Muli, Karina Bautista. Thank you so much for being with me.